Balikan na naman sa ating panibagong vlog. Matagal-tagal din tayo. Ako po sa ating dog training. No? Ngayon ka DIY content na ating video ay patungkol sa ating isang accessories na napakahalaga sa ating video na minsan ko nang misplaced. No? Kung hindi ko siya masyado binigyan ng pansin dahil na nakakala ko hindi ganun kahalaga. Pero ka DIY, yan ang video ko kung bakit dati hindi nakakapi sa ato ng maayos. Ngayon ka DIY, ano nga ba ito? Ito yung water automatic repeater. No? Kasi kaya nagpipilyo tayo sa ating pag-ingibit ng ating itlog ka DIY dahil minsan nauubusan ng tubig, hindi natin namamalayan yung ating incubator. Yan yung post, no? Yan yung pinakaaming nagailan na nakita ko sa ating pag-incubator. Okay, kadewis, mula na natin itong ating tutorial kung paano ang pagkabit ng ating adjustable automatic water repeater wall valve, no? Ito yun. Mag-comment lang kayo sa comment section natin sa baba, no? At bibigyan ko sa inyo kung saan ko ito nabigyan. Kung nakamay yung PSU. Reply mo kayo doon, kareway. Ito yung unang main, ano natin, kareway. Main accessories. Ang kapit. Tapos, next, ay siyempre yung tangke na tinilalagay dito sa taas ng ating incubator. Ito yung kareway. Tangke, kahit anong klaseng tangke, kareway, basta yung medyo malaki na sa tingin nyo ay matagal siya maubusan para hindi kayo lagay ng lagay. Ha? Kasi dati, sa loob lang tayo naglalagay, kailangan natin bunutin yung ating ano, buksan ng ating incubator at maglagay tayo. Minsan, ilang araw na palawala, kaya hindi nagigibit na maayos ang ating mga itlog. Okay? Yung next na ating material ka DIY ito, yung connector ng hose. Connector ng hose ka DIY. Ayan, connector ng hose. Yung isa lang ang, mayroon niyan dito takip eh, parang male and female to. Ito lang ang ginamit natin, yung isa lang, no? Para dito. Next ka DIY, itong hose. Siyempre yung hose natin, nakasya lang dito sa ating biniling connector, no? Ayan, para dyan natin siya kakabit. Tapos, pagkatapos ng ka DIY, kasi siyempre malaki itong ating ano, hose na to. Malaki. Bibili tayo ngayon ng kahit may kising hose lang na, I think, ano to, 10mm, green, yung green na hose. Meron din nito sa mga hardware. Para dito sa pag para dito natin maikabit siya. No? Binaklas ko sa lang siya ka DIY kasi matagal ko rin gusto magkuha ng content nito. Ngayon ko lang ay ano kasi nga naging kubit tayo ng mga itlog, no? Tested siya ka DIY. Iba talaga yung maging kubit. Next natin yung accessories ka DIY itong ating 3. Yung ito ano lang to eh, disposable lang. Kung meron tayo mas maganda-gandang 3 basta yung sakto lang doon sa ano niyo sa incubator. Mas maganda kasi kahit hindi malapad siya konti, huwag naman yung buo kasi tatataas yung ano, humidity ng inyong incubator. Medyo hindi magpipisa ng maayos din yun. Kailangan yung sakto lang. Mga ganito siguro, yung incubator natin. Oh. Siguro mga, hindi ko na nasukat na. Yan, dalawang dangkal. Yung haba naman niya, yan. Ay, yung lapad niya, ano. Basta yung hapag niya. Yan, yan yung mga nasukat. So, kadiyaway, ngayon, yung tutorial natin ay pagpapatuloy natin kung paano siya kabit. Okay? Okay, buksan na natin kadiyaway yung ating incubator. Yan. Yan yung laban ng ating incubator. Kung may napapansin kayo kaliaway, ito, isang halagang video, accessories dito. Ay! Ang video ngayon, kung pati ito, gagawin parating ng video, no? Panoorin nyo na lang at abangan nyo sa susunod natin video. Ito yung ating thermostat na STC 1000. Gagawa tayo ng video dyan kung paano siya ikaladrit at kung paano siya ikabit. Okay? Okay, patuloy tayo sa ating connection, no? Ng ating, ito, ang tutorial ng ating, ano, pagkabit nitong ating adjustable water repeater, floating bulb, no? Muna kailangan lagyan. Okay, una kaliaway. Tumos muna, ito muna. Dito muna tayo dito sa pagkabit nito. Okay. Dapat, kadiyaway, yung tangke nyo dapat may butas na, no? Nakasya itong ating connector na nabili na pamilya nyo yan, makikita nyo yan sa mga tindahan ng, ano, hardware pala. Okay, dito, yan, no, kadiyaway, dapat may butas na yan. Yan, yung kasya lang, ha? Para hindi magano yung tubig. Tapos, pagkatapos nyan, itong takip, ano yung binalutan ng puti? Yan, pampahigpit yan. Ito, kadiyaway, kung bakit puti, ito pala ay teflon. No, nilagyan natin ng teflon para hindi talaga tumagas yung tubig. Kung alam nyo yung teflon, kung hindi nyo alam yun, yung ano, yung palang tip na. Okay, ka-DIY, no? Para lang papasok na natin yung ating connector na may nakalagay na teflon. May teflon na ka-DIY kasi binaklas. At dyan, ipapasok na rin natin yung ating hose. Yung hose natin ka-DIY, kung napapansin nyo, may puti dahil may teflon din yan para hindi talaga tumagas yung tubig, no? Okay, kakabit natin ang yan, kinabit na natin. Tapos, ka-DIY, ang susunod natin ay pinasok natin yung takip. Okay, yung takip na yan ang maghihigpit ng sa pagkakabit yan sa ating tangke at saka yung para maipit yung ating hose na talagang hindi tumagas yung tubig. Ganyan. Ganyan. At saka higpitan natin ng maigi sa likod, no? Yung ating ano at saka yung trip para talagang hindi tumagas yung tubig. Tapos ka DIY, yung ating incubator dapat may butas na diyan sa taas, no? Yung pagka pinasok niyo yung hose na yan, yung ganyan, no? Sakto lang dito sa ating tree. Dito sa ating tree yung sa lalim. Pagka pinasok nyo yung hose. Dapat yung butas na ginawa nyo ay kasiyang-kasiya lang din yung hose para hindi pangit siya tingnan ka-DIY, no? Tapos, itong ating tray ka-DIY, dapat may butas na rin. Ganyan, no? Yung pagkabutas, yung kasiya lang yung ating floater thread. Yan, no? Ipapasok ko rin naman. Yan, ganyan. Tapos, yung dulo ng ating floater, no? Na pinasok. Yung hawak-hawak ko, yan.
ay mayroon din yan teflon para pag pinasok natin yung hose, ay talagang hindi siya tatagas ng tubig. Tapos yun, lalagyan natin ng thread niya, no? Yung thread na yan, ka-DIY kasama yan sa pagkabinili natin yung floater na yan, no? Yung repeal floater, automatic repeal floater na yan. Yan, ipita natin para yung tubig na mapupunta dyan sa ating tray, ka-DIY, ay hindi dumagas din, no? Tapos, dapat, kasi mayroon dyan adjacent, ka-DIY, yung ating floater, dapat yung medyo naaangat-angat siya na pag nalagyan na ng tubig, lilitaw siya ng kunti. Madipindi yan kung gaano kataas yung gusto niyo tubig diyan sa inyong tray, no? Kaya nga kailangan aangat siya kunti para magbukas at saka magsara. Pagka napunta sa designated na tubig na gusto niyo diyan sa tray niyo. Tapos, kung napapansin ka DIY, no? Kinabit na natin yung ating hose, ganyan. Kaya mayroon puti yung dulo na kinabitan natin ng hose na yan ka DIY dahil nilagyan natin ng teflon, ayan, no? Para pampasikip, hindi talaga tumagas yung tubig diyan sa hose natin, hindi luwag. Okay, ganyan lang kasimple. Titestingan natin siya, kaya kung paano siya nag-work, no? Paano nag-work, no? Hindi natin. Ayan, lagyan natin, kaya kaya, ha? Hindi na kunti. Hindi na sabi. Okay na. Okay, paano siya nag-work, kaya kaya, no? Ayan, no, tumuturo na. Tumuturo na siya. Ito, dagdagan natin para mapuno. Matagal na konsumo yan. Yan yung ka-DIY, oh, may tubig na, no? Yan, may tubig na. Kasi dito, nag-ano na siya, nag-pipil na. Ngayon, ka-DIY, pag angat nitong, ano, pag inaangat nitong water valve, magsasara na yan. Pag gumami na yung tubig, narits na niya yung taas ng, yung kung hanggang saan yung nakasit mong, ano, angat nitong, ano, valve, na ball valve, no? Yan. Pag gumangat na yan ng ganyan, kasi nga, lumitaw na siya, titigil na siya sa pagpipil ng tubig hanggang dyan lang. Tuwing mababawasan siya, automatic siya magpipil ng tubig, no? Okay, hanggang dyan na lang ka-DIY, no? Dito rin. DIY, kung may natutunan ka na gusto mo itong ating video, no? Sana kayo huwag mo na makalimutan like at share yung ating video at subscribe na rin sa ating channel para marami pa tayong video na may upload. Hindi lang suporta, no? DIY, marami pa tayong video na pwede nyo mapanood ka-DIY. Dahil nyo lang yung ating channel. Kuya Bubit TV, no? Okay, ka-DIY, salamat ulit sa inyong panonood. Thank you.